Ngayong araw na ito, pag-aralan natin ang tungkol sa pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa patuloy na pag-unlad ng pamayanan para sa ating Module 8 sa EPP Industrial Arts. Sa module na ito ay matutunan mo ang pag-iingat at pagmamalasakit ng kailangan gawin upang mapanatiling maayos ang kapaligiran. Matutukoy ang mga dapat isaalang-alang na mga dahilan upang magkaroon ng patuloy na pag-unlad ang ating kapaligiran. Naibabahagi ang mga pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad. Pangalawa na isasaalang-alang ang pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tulad tungo sa patuloy na pag-unlad. Matlo, na papahalagahan ng may pagmamalasakit ang kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad. Ayan. Okay, tingnan natin. Magbasid ka sa inyong kapaligiran, sa bakuran, sa inyong bahay o hardin. Anong mga bagay ang inyong nakikita na maaring mapakinabangan upang makatulong sa iyong pamumuhay? Ano-anong mga halaman, puno at damuhan ang maaaring mong magamit sa proyekto? Anong proyekto ang maaaring mong mabuo mula sa mga halaman ito? Pangatlo, ito ba ay makakatulong upang patuloy na umunlad ang ating bayan? So kagaya nito sa larawan na ating ipinakita, kagaya nito sa ating larawan na nakikita sa ngayon, maraming mga halaman na nakapaligid, no? Makikita natin. So yan ay maaaring makabutay ng isang proyekto na kung saan ay makakatulong at makapagdagdag sa ating income, no? Makatulong umunlad ang ating namumuhay. Kagaya na sa larawan, meron po dyan yog, puno, at kung ano-ano pang mga tanim, no? Na maaaring makatulong sa atin sa ating pamumuhay. Okay, let's proceed. Tuklasin ang ating kapaligiran ay may likas na yaman na maaaring magpagmulan, na maaaring ng mahalagang materyales sa pagbuo ng iba't ibang produkto. Kabilang sa mga likas na yaman na maaaring pagkunan ng mga materyales ay ang mga kabundukan na mayaman sa kagubatan na sagana sa mga puno tulad ng nara, kamagong, tangili, kawayan, at mga bagi na maaaring gawin iba't ibang produkto. Maaari ring magmina ng mga mineral tulad ng bakal, tanso, ginto, at pilak. Marami o mayaman rin sa lupang sakahan ang ating bansa. Ang kapatagan, lambak, tarampas, at gilid ng bundok ay karaniwang tinataniman ng iba't ibang uri ng halaman. Marami rin tayong mga tubig yaman o yamang tubig. Ang mga dagat, ilog, lawa, at iba pang yamang tubig ay sagana sa mga isda at pagkaing dagat. Ang sumusunod ay mga dapat isaalang-alang sa pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran. Sa pagpaplano at pagbubuo ng proyekto, kailangan isaalang-alang natin ang mga sumusunod. Una, planuhin mabuti ang proyekto ang gagawin. Isipin mabuti kung ang gagawin proyekto ay kapakipakinabang sa mag-anak. Tiyakin na ang mga kakailangang materyales ay nasa paligid lamang.
sa pamamagitan ng tamang pagpaplano, maiwasan ang pagkakamali at paulit-ulit na paggawa. Pangalawa, gumamit ng angkop na materyales sa paggawa ng proyekto. Ang mga katutubong materyales na dapat gamitin sa pagbuo ng proyekto ay madaling hanapin at higit sa lahat, mura at mataas ang kalidad. Tiyaking nakahanda ang mga pangangailangan upang di mantala ang mga gawain. Pangatlo, ayan, gaya niyan ng mga nasa larawan, ano? Sunod naman, bigyan halaga ang mga kasangkapang gagamitin sa paggawa ng proyekto. Gamitin ng buong ingat ang mga kasangkapan. Dahil po yun yung mga magagamit tayo ng gunting, itak, no? Saan at kung ano-ano pang mga matutulis ng mga bagay. So, ang kailangan, ayusin po natin ang paggamit nito. O tama ang paggamit. Ganun din sa pagtago nito pagkatapos gawin. Kagaya po ng nasa ikalimang, dapat natin isaalang-alang. Ibalik sa tamang lalagyan ang mga kasangkapang ginamit. Siguraduhin na sa maayos na lalagyan ang mga kagamitan at kasangkapan na ginamit. Pagkatapos, gamitin ang mga ito. Okay? Ito ay dapat gawin upang maging maayos ang paggawa simula sa umpisa hanggang sa ito ay mabuo. Kung kayo ay nagsimulang malinis ang inyong lugar, kung saan kayo gumawa, kaya siguraduhin na malinis din ito pagkatapos ninyong gumawa. Bakit? Para sigurado tayo na ligtas sa mga maliliit na bata, no, ligtas sa kasama natin sa bahay, ligtas sa ating mga magiging bisita. E kung may iniwan ka dyan na karayom, halimbawa sa upuan, pag may umupo dyan, sigurado tusok, di ba? Pag iniwan nyo, hindi kayo nag-iingat. So sa bawat paggawa, pagsimula at pagkatapos, siguraduhin na ligtas ang bawat isa na kasapi ng ating pamilya. Pang-anim, itapon sa tamang imbakan ang mga basura. Ano kaya yun? Napakalaga na ang inyong pinaggawaan ay malinis at maayos bago ito iwanan. Siguraduhin ang mga basura ay nakalagay na sa tamang lalagyan. Huwag niyo pong pagsasamahin yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. So kailangan alam po natin na ito ay hindi magkakasama pag nilagay natin sa tamang lalagyan. Okay? Ayan, let's proceed now. Ibigay ang inyong opinion sa sitwasyon o pangyayari. Halimbawa, nagbakasyon ang inyong pamilya sa tiyahin ninyo sa probinsya.
napansin mo na ang mga tao doon ay magsunog, ay sanay magsunog ng mga tinatambak na basura. Bilang isang mag-aaral na nakaintindi na bawal magsunog ng basura, anong nararapat mong gawin? Sino ang maaari mong lapitan? Diba? Ngayon, mag-isip ka kung ano ang mga pwede mong gawin. Dahil alam mo naman pala na bawal pong magsunog ng mga basura kagaya ng mga plastic. So, nakikita mo sila. No? So, ano ang gagawin mo? Okay? So, pagyamanin natin, gumawa ng tatlong slogan tungkol sa wastong pangangalaga, pagtitipid ng mga pinagkukunang yaman. So, yun lang yung gagawin nyo. No? Isulat yan sa inyong mga kwaderno, no? Ang tatlong slogan tungkol sa wastong pangangalaga. Mag-isip kayo kung ano yung pwede nyo isulat. At isaisip natin na ang pinagkukunang yaman sa mga bagay na kailangan at ginagamit ng mag-anak upang mapabuti at mapaayos ang pamumuhay. Dapat ingatan, no? Dapat, ito ha, kagaya nito. Dapat ingatan at alagaan ang kapatigiran upang magkaroon ng masaganang pamumuhay ang bawat isa. Okay? So, wag po natin yan kalimutan. Okay? Yan. So, yun lang. Para sa module na ito, at sana ay makagawa tayo ng tatlong slogan bilang output sa ating module na tinalakay ngayong araw. So muli, magandang umaga sa ating lahat.